Hi guys! Welcome back to our channel, Corpus TV. So, medyo natagalan yung upload natin kasi medyo busy din at saka walang time na mag-upload, mag-edit. So, ayan, balik na tayo. We're sharing with you our first ride ng Shinkansen from Fukuoka to Nagoya. So, a night before alis namin, so kinabukasan yung alis namin, so this time is Saturday. And then, kumain muna kami sa Abashi Curry. Ito ay isang Indian food. So, masarap yung pagkain nila in fairness. So, yan. Set na yung food nila dito eh. Mostly dito is set. Depende na rin sa inyo kung ano yung gusto niyo, set or hindi. So, after namin nag-dinner, pumunta muna kami dito sa Daiso. Kasi may binili yung ate ko. Then yan, shout out kung sino yung gustong may ipabili, no, just PM me. Yeah. So kinabukasan, umalis na kami ng bahay 8:30. So going na kami sa Hakata station. Yes, yan, may nakita pa kaming airplane kasi malapit lang din yung airport. So yan, going na kami sa parking. So ang parking nila is may parking talaga dito, guys. No, so lahat ng mga establishment may parking talaga na nakalaan. No, so ayan, papunta na kami doon sa station. So maraming dito, may mga pasalubong center. So, ang iba, namili ng mga pasalubong. So, ito, nandito pa kami sa labas ngayon. And then, ito, yan na yung sinasabi ko na may mga pasalubong station dyan, mga tindahan na pwede kang mamili ng mga pasalubong. Tapos, mamili ka ng pagkain mo para kainin mo sa train. Yan. Yan. This time, bumili na ng ticket yung kuya ko. So, ang ticket is 17,800 yen. So, kung i-convert natin siya sa peso, maybe mga 7,300 more or less. Mga ganyan yata kung i-convert natin. So, ang biyahe namin from Fukuoka to Nagoya is about almost 4 hours. Kasi umalis kami ng 10:15, tapos dumating kami mga 1:30 yata yun. So yan yung mga busy, maraming tao kasi nga station. So ito, bumili mo na yung kuya ko ng ticket na yung mura lang para lang makapasok sila sa loob para mahatid nila kami doon talaga sa Shinkansen talaga kasi hindi kami marunong pa ni Ate Claire. Ang train na may biyahe papuntang guys, Nagoya is dapat yung train na sasakyan namin is going to Tokyo kasi may ibang train na hindi na parang hanggang Osaka lang. So yung train na sasakyan namin is going to Tokyo. So dito guys, nagmamadali na talaga kami kasi dapat 10:39 yung sasakyan namin. Eh nakaabot pa kami ng 10:15 kasi mga around 10:13 pa ito. Kaya yun, nagmadali na kami, inuna pa yung maleta namin para mabilis kami ba. Tapos si Kaori mabigat pa. So yan, at least nakasakay kami ng 10:15 na alis ng train. So yun, on time talaga dito guys. Hindi pwede yung magpahinay-hinay ka na. So, kailangan talaga na mabilis yung kilos mo kasi hindi ka talaga hihintayin ng train. No, yun, marami din, may mga din daw na masarado na yung train tapos yung hindi ka na makasakay, ganyan. So, dapat on time ka talaga kasi kung bababa ka, mag-a-announce na okay, so sa next stop natin is example, Nagoya. So, sasabihin na nila na bago huminto ang train, dapat nandun na kayo sa exit para pag open ng door, baba na agad kayo. Hindi yung dyan pa kayo pupunta ng exit ng pinto pag nakahinto na. So, dapat habang umaandar pa yung train, kasi announce naman nila, so habang umaandar pa yung train, nandun ka na sa exit, nakaabang. So, yan ang
Yan yung ano ng Shinkansen. So para din siyang eroplano. No? Para din siyang eroplano kalaki sa loob. No? Makita niyo naman yung mga upuan, tas may ano pa pag na-settled ka na, no, may nagtitinda ng mga ano, parang mga stewardess din na ano, nagtitinda ng pagkain, nagtitinda ng mga drinks, ganyan. So kung ano yung gusto mo, available din sa kanila. So may mga announcements sila dyan, no? Dyan lang kami tumitingin, no? Kung anong stop na, so anong next stop na, sa nahihinto, ganun. So kailangan nakamonitor ka lang kasi, at may translation din naman, no? Hindi lang ano, hindi lang Japanese, kundi may ano, English din, kasi may hindi man lang Japanese lang yung sasakay, so may mga foreigner man na sasakay. So yan, masaya yung experience namin. So going back to Fukuoka, no, Shinkansen na naman yung sasakyan namin. Pagbalik namin, kami na lang dalawa ni Ate Claire. Yan, pati dito sa Shinkansen, si Kaori naglalaro pa rin. No, nagbalay-balay good siya. Nung kaming dalawa actually ang naglalaro niyan. Thankful and grateful talaga ako kay Lord, guys, na inalaw niya na maka-experience kami na makapunta dito sa Japan, maka-experience na makasakay ng Shinkansen, na makasakay ng airplane, makapunta sa iba't ibang lugar. It's all because of the glory of God, and it's all because of His grace na binigay niya sa amin, inalaw niya sa amin yung mga desire lang ng heart namin. And truly, God grant the desires of our hearts. So thank you, Lord, and glory, glory, glory to you alone, Jesus. So sa mga may desire na maka-experience ng mga good things, no, just keep on praying, just keep on obeying the will of God. Kanang makahatag yun taog ka ng smile sa face ni Lord. Kanang hingon ana nga, surely He will reward you, no, in His perfect time. Yan, ito na yung last stop namin sa Kyoto. Maybe may mga 9 yata yun na station na nag-stop kami. Pero yung ano niya, parang mga 2 minutes lang yung stopover niya. Kaya nga dapat mabilisan talaga. May bababa, tapos may sasakay na naman. Maraming sumakay doon na sa Osaka. Marami nang sumakay doon sa Osaka. Yan, ito na yung sa Kyoto na yung last, then Nagoya na. So ayan na, nag-announce na next stop is Nagoya. So si Ate Claire nito, guys, nagalit siya kasi nag-video pa daw ako. Eh gusto kong makita yung next stop, Nagoya. So yan, nakababa na kami. Hindi na ako naka-video nung bumaba na talaga kami kasi si Kaori masyadong mabigat. Tapos may dala kaming dalawang handbag, hand carry, tapos isang maleta. Kaya yun, masyado kami nahirapan. And dito, bumili na yung kapatid ko ng ticket na naman na pa-uwi na sa kanila, no, sa Kani Gifu. So yan yung ano dito, mas madaling way of transportation yung train talaga. So yan, nakababa na kami.
ang bahay ng kapatid ko is malapit lang din sa train station. So, nasa sentro lang sila. Eh, dito may dadaan na train. Kaya yan, huminto muna kami. Nag-stop pa man. Ayun na guys, dumaan na ang train. Then, tataas na naman itong, sa tawag na. Yan, daan na kami. And, we're home na. So, ang labas ng bahay nila is sementeryo. Pero, hindi naman nakakatakot na sementeryo na kagaya sa Pinas. So, yan, yung mga abo lang yung nakalagay dyan. Kaya, hindi naman nakakatakot. So, finally, we're home. Thank you for watching, guys. Please don't forget to like, to subscribe, to share, and hit the notification bell para updated ka sa next vlog. God bless us all. To God be all the glory.